So what's up sa inyong lahat mga bro? Manila Klasiko, nakasanayan nating tawag sa bangga ng dalawa sa malalakas na koponan sa liga ng PBA, maituturing na sister team ngunit parehong mabigat ang ipinaglalaban sa tuwing sila'y magtatapat. At sa video natin ngayon mga bro ay sino nga bang makakalimot sa napakatinding laban ng dalawang koponan na ito na naganap mismo sa araw ng Pasko noong taon ng 2015 kung saan hindi nga inaasahan ng lahat na magiging crazy, insane, amazing at milagro nga ang kakalabasan ng laban na ito na pumabor sa crowd favorite team na Barangay Ginebra. Quarterfinals noon kung saan kinakailangang talunin ng dalawang beses ng Star Hotshots itong Barangay Ginebra habang isang panalo lang ang kinakailangan ng Ginebra upang maka-advance papuntang semifinals. Sa first stop ng laro na ito ay naging mahigpit ang parehong depensa ng bawat koponan kung saan naging low-scoring ballgame ito sa first stop na natapos sa score na 37-38 lamang ng isa itong crowd favorite team na Barangay Ginebra. Ngunit pagdating ng third period ay dito na nga nagsimulang lumayo itong Star Hotshot sa score na 62-54 kung saan tatlong sunod na tres ang pinakawala ni James Shap at Peter Jun Simon. That's a big one. Tatlo yun. Nagpatuloy din ang kanilang mahigpit na depensa sa Barangay Ginebra dahilan upang makapag-commit ito ng maraming turnovers. Ang magandang nangyari lang sa Barangay Ginebra sa quarter na ito ay naipasok ni LA Tenorio ang buzzer beater 3-point shot upang maibaba nga sa 8 itong 11-point lead ng Star Hotshot sa third period. Tenorio looks about the clock, 3 to shoot, LA from deep. Pagtungtong ng fourth and final quarter ay dito na mas lalong lumobo pa ang lamang ng Star Hotshots kung saan umabot ito ng 18-point lead sa nalalabing 8 minutes mark ng quarter na ito. Patuloy ang pananalasa ng Star Hotshots habang itong Ginebra naman ay puro bad pass at bad shot dahilan upang mawalan na nga ng pag-asa pa itong ilang mga nanonood ng live sa MOA noon. Ngunit nang ipinasok na nga itong si Sol Mercado kasama itong si Chris Ellis ay agad na 5 points agad ang naibawa sa 18-point lead ng Star Hotshots. Simula naman yung quarter finals ng kabilang bracket. It is gonna be Rainer Shine taking on Blackhawk at 3 o'clock. Back to Ellis, he puts up a long one. Ellis drains it. Ngunit mabilis na sinagot naman niya ni James Shap kung saan isang napakagandang step back jumper naman ang ginawa nito kontra kay Chris Ellis. I think Joe Devan. Oh yes. May palatang saging sa sahig ng MOA Arena, James Shap. Sa nalalabing oras na 1 minute and 26 seconds sa quarter na ito ay lamang pa ng 11-point lead itong Star Hotshots. Ngunit sa oras nga na ito ay magsisimula ng magtrabaho ng gusto itong si Sol Mercado kung saan sa unang atake nito ay nakakuha siya ng foul counted baba sa 8 lamang ng Star Hotshots. Sol Mercado not giving up on this one. He gets that basket and will shoot to the line for a bonus shot. Mercado completes it. Sa kanyang sumunod na atake ay isang setup 3-point shot naman ang pinakawalan nito baba sa 5 na lang ang lamang ng Star Hotshots. Tenorio, they need a long bomb. Mercado looking to provide. Bam! Sa pagbalik ng possession sa Star Hotshots ay na-foul itong si James Shap ngunit isa lang ang na-convert nito dahilan upang maging 6 muli ang kanilang lamang. Sa pagbalik muli ng possession sa Barangay Ginebra, this time ay si Japit Aguilar naman ang pumukol ng 3-point shot mula sa pasa ni Sol Mercado at doon nga ay naibaba na nga nila itong lamang sa only 3-point lead sa nalalabing 20 seconds ng laro na ito. They need 2 triples. Japet looking to provide the first. Bang! Ngunit isang hindi inaasahang foul nga ang nakumit ng Barangay Ginebra dahil ano pang maging 5 muli ang lamang ng Star Hotshots. Tapos na lang ang kalamangan ng Star. Baroga! Sa nalalabing 14 seconds ng laro, possession muli ng Barangay Ginebra ay isang cold-blooded 3-point shot na naman ang pinakawala ni Sol Mercado baba na lang sa dalawang lamang ng Star Hotshots. They go to Sol. Mercado puts it up.
At dito na nga mga bro, sa possession naman ng hot shot sa nalalabing 7 seconds ng laro, mula sa inbound pass ay nakaagaw itong Hinebra dahil ano pang maitabla nila itong score sa all 80. NSD is in the building! Baroka, at naagawan siya, Scotty Thompson, all the way home for the 2 points. Sa nalalabing 3.4 seconds ng laro na ito mga bro, possession muli ng Star Hot Shots ay ganun muli ang nangyari at nakastil naman itong si Sol Mercado laban kay James Yap. Inakala nga ng lahat na dito na matatapos ang laro na ito, ngunit sumablay nga itong wide open layup ni Sol Mercado na isa sa nang buzzer beater na kukumpleto sa matinding ginawang comeback ng Barangay Hinebra, kaya naman nauwi nga ang laban na ito into overtime. James is well covered. Oh, tap by Sol Mercado in the front place. Oh, in the goal! Sol Mercado, hindi ko pasok. Ang hindi ko maintindihan, hindi nag-adjust ang Star Hot Shots. Si Rafi Rivas ang nag-inbound na naman. That would have counted. It would have counted if Sol Mercado got it to drop. Dito ay mas tumindi pa ang laban at bakbakan ng dalawang koponan kung saan lahat nga ng punto sa overtime na ito ay mula sa 3-point shot. Naunang nakabuslo ng 3 itong Star Hot Shot sa pangunguna ni Mark Baroka. Baseline, out to Baroka. Bam! Big one. Bumawi naman agad si LA Tenorio with the lucky bounce 3-point shot. Tenorio babawi. Gets the bounce! Sumagot muli itong si Mark Baroka ng another 3-point shot. Baroka from deep. That's back to back. Binura naman agad yan ni Sol Mercado ng isa na namang 3-point shot. As the defense collapsing on him. Sol for 3! Ngunit bumawi na naman ng 13 itong si Alex Malyari at mabilis na sinagot muli yan ni Sol Mercado at doon nga'y naging tabla na naman ang score sa all 89. Malyari will put one up! To Sol! Got it again! This is an incredible shootout! At dito na nga mga bro, sa nalalabing 4 seconds ng laro, tabla nga ang score sa all 89, possession ng Barangay Hinebra, LA Tenorio inbounding the ball. In the fourth period, Sol Mercado ang tumanggap ng bola. And in overtime, you watch it here again. Sol Mercado bounce pass to LA Tenorio. LA Tenorio closing this miracle comeback game with a cold-blooded 3-point shot. Paglalabas, Mercado tatanggap. Sol to LA for the win! Barangay Hinebra has eliminated the Star Hot Shots. I mean, he's showing why he's in a class by himself. Sino nga bang makakalimot sa napakatinding laban na ito? Magkomento lang ng inyong opinion at gustong balikang moment sa history ng PBA at ating susubukang balikan yan.